Nay! Tay! Ano ba yan, no? Magpapakamatay ka ba? Taka na! Masyado na delikado dito! Bitawan mo ako! Kailangan ako ng pamilya ko! Mas lalo mo lamang ipapahamak sa sarili mo, Yano! Kailangan na natin umalis dito! Dear Papa Dudut, ako po si Yano, tubong Tondo, Manila. Kinalimutan ko na ang magulong lugar sa amin. Normal nang may nagsisigawan at rambulan sa barangay namin. Isang malaking himala na siguro kapag pumunta ka sa amin na wala kang maririnig na kaguluhan. Pangalawa ko sa aming limang magkakapatid at dahil sa kahirapan ay tanging si Kuya Noel lang ang nakapagpatuloy ng pag-aaral. Third year high school na si Kuya nang makapagtapos ako ng elementarya. At tulad ni Ate Daisy, hindi na ako nakapag-enroll sa high school. Dahil doon ay hindi ko maiwasang maghinanakit sa mga magulang ko. Sa tuwing tinatanong ko kasi sila kung may posibilidad ba na makapag-high school pa ako, ay pabalagbag nila akong sinasagot. Hindi namin kayo kayang pagsabay-sabayin, iritadong tugon ni nanay. Ay ano, tigilan mo nga kami ng nanay mo ha. Kanina pa ako napipikon sa kakulitan mo. Kapag ako hindi nakapagpigil, makakatikim ka sa akin. Sabad naman ni tatay. Mapanakit ang aming ama, Papa Dudut. Konting sablay lang naming magkakapatid ay nakakatikim talaga kami sa kanya. Kung hindi pingot, kutos, minsan ay binabato na lang niya sa amin ang kung ano ang mahawakan niya. Literal na terror sa bahay si tatay. Batas niya ang nasusunod, maging si nanay ay takot din sa kanya. Kaya lang kahit sobrang bagsik na niya ay hindi pa rin siya nawawala ng problema sa aming magkakapatid. Baka sa mukha ni tatay ang galit habang kinakaladkad nito pa uwi ng bahay si kuya. Loko ka! Alos ibigin na namin sa'yo ng nanay mo ang lahat ng kailangan mo sa school. Tapos malalaman naming palabas lang pala ang lahat ng yon? Hindi ka pala nag-enroll, loko-loko ka? Ang sabi ni tatay sa kanya dinagukan si kuya. Kayo lang naman kasi nagpupumilit sa akin na mag-aral eh. At kasalanan pa pala namin ngayon na pinag-aaral ka namin. Halika nga dito at papatayin kita. Tama na tay, ano ba? At ikaw naman, sana sinabi mo na lang sa amin nung una pa lang, hindi yung nagawa mo pa kaming lokohin. Hindi ka man lang naawa sa sakripisyo ng tatay mo. Ang pagsabad naman ni nanay. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sa dami ng nakupit mo sa amin, kaya mo naman na sigurong buhayin ang sarili mo. Layas! Sigaw pa ni tatay. Maging ako, Papa Dudut, ay nanghihinayang sa pagkakataong isinayang ni kuya. Kung sana'y ako na lang ang pinag-aral nila, kung alam lang ng mga magulang ko kung gaano ako kagustong mag-aral. Pero dahil sa ayaw ko nang dagdagan pa ang sakit ng ulo nila, ay nanahimik na lamang ako. Pansamantala ko munang kinalimutan ang mga ambisyon ko, Papa Dudut. Makalipas ang ilang araw ay tila nadadalas ko nang naririnig na nagtatalo ang mga magulang ko. Pero nabuhayan ako ng loob nang marinig kong tungkol sa pagpapaaral kay Ate Daisy ang isyo nila. Bakit hindi natin subukan si Daisy? Malay natin siya na talaga ang mag-aahon sa atin sa hirap. Sa ginawa sa atin ni Noel, parang ayaw ko na ulit sumugal pa. Seryosong sabi naman ni tatay. Gusto ni nanay na pag-aralin ang pangalawa namin na si Ate Daisy. Tutal ay magaling naman siyang maghawak ng pera. Kapag nautusan kasi si ate ay marunong siyang magbalik ng sukli. Hindi katulad ni kuya na ginawa na atang source of income ang bawat sukli na pinabibili sa kanya. Tiwala din si nanay na hindi masasayang ang pera kay Ate Daisy. Matagal na kasing pangarap ni ate ang maging teacher balang araw. Hindi nagtagal ay pumayag din si tatay na pag-aralin si ate ng high school. Nang makapagtapos si ate sa sekundarya ay nakasilip ako ng mumunting pag-asa. Naniniwala akong siya na ang sagot sa matagal ko nang dinadalangin.
Kapag nakapagtapos si ate ay paniguradong ako na ang susunod niyang pag-aaralin. Sabay naming iaahon ang hirap ng aming pamilya. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil walang pinagkaiba si ate kay Kuya Noel. Nagpabuntis si ate sa nobyo niya na hindi pa namin nakikilala. Napakawalang utang na loob mong babae ka? Pinaniwala mo kaming iba ka sa kuya mo? Na ikaw ang sagot sa kahirapan ng pamilyang ito? Nang gagalaiting sabi ni tatay. Maniwala po kayo. Hindi ko po ginusto na biguin kayo. Huwag mo kaming gawing tanga, Daisy. Hindi mo ginusto? Ano yan? Kusa na lang niyang lumobo, ganon? Alam mo, Daisy, sayang ka eh. Ang buong akala ko pa naman matalino ka. Pero ang totoo, bobo ka. Napakawalang kwenta mong anak sa totoo lang. Humahagulhol na lamang si ate sa sakit na mga sinabi ni tatay sa kanya. Tay, patawarin niyo po sana ako. Nay, please, nakikiusap ako. Tulad ng kuya mo, walang lugar sa bahay na ito ang mga matitigas ang ulo. Kung gusto mo na magkapamilya, sige lang. Gawin mo na ang lahat ng gustuhin mo. Basta ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Pagtataboy sa kanya ni tatay. Napilitang lumaya si ate ng bahay, Papa Dudut. Gustuhin man siyang pigilan ni nanay ay hindi naman niya magawa sa takot niya kay tatay. Ilang araw din ang lumipas na halos walang nag-iimikan sa loob ng bahay. Sa tuwing may iuuto si tatay ay natataranta talaga kaming magkakapatid sa takot na mabulyawan niya. Hindi nagtagal ay naririnig ko na rin nag-uusap ang mga magulang ko. Sa kabila noon ay bakas pa rin sa mga mukha nila ang sama ng loob kay kuya at sa ate ko. Dahil ako ang sunod kay Ate Daisy, hindi naman maalis sa akin na umasang sana na sana'y ako na ang susunod na pag-aralin. Pero habang hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol doon, nagtsaga na lang muna ako sa pagbabasa ng mga old notes ni ate. Anak ng... Ano sa tingin mo yung ginagawa mo, Yano, ha? Huwag mong sabihin gusto mo rin mag-aral. Maangas na tanong ni tatay. Huwag ka na mag-ambisyon, Yano. Sa kuya at ate mo pa lang, dalang-dala na ako. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa na pag-aaksihan kita ng pera. Imbis na hangarin mo ang pag-aaral, maghanap ka na lang ng pagkakakitaan. Baka sa ganun paraan matuwa pa ako sa'yo. Sa sakit na mga sinabi ni tatay ay napayuko na lamang ako, Papa Dudut, sa sobrang lungkot. Hindi ko kasi inaasahang masasabi sa akin yon ni tatay. At dahil sa sama ng loob nila sa mga kapatid ko na nagloko, maging ako ay nadamay pa. Ang hirap lang nung pakiramdam na parabang napagod na ang mga magulang mo na mangara para sa aming mga anak nila. Labagman sa kalooban ko ay sinunod ko na lamang ang utos ni tatay. Sa mura kong edad ay nasubukan ko na ang ilan sa mga mabibigat na trabaho. Magkargador sa palengke, sales boy sa bintahan ng feeds at helper sa slaughter. Pero lahat ng yon ay sinukuan ng katawan ko. Dinapuan ako ng mataas na lagnat dahil sa uri ng mga trabahong pinasok ko. Kaso ni minsan, Papa Dudut, ay hindi ko nakitaan ang malasakit si tatay. Kahit na alam niyang inaapoy na ako ng lagnat ay nagagawa pa rin niya akong utusan. Huwag mo nga akong dinadramahan niya, no? Baka naman nagsasakit-sakitan ka lang para hindi ka makapasok sa trabaho mo. Hindi po, tay. Tulad ka rin ng kuya at ate mo. Naghahanap lang ng dahilan para mailusot ang katamaran. Pumalting sa pandinig ko ang mga sinabing yon ni tatay. Bakit ba lagi na lang akong hinahalin tulad kina Kuya Noel at Ate Daisy? Bakit parang kasalanan ko rin ang nangyari sa kanila? Anong sabi mo? Nakakapagod lang kasi, tay. Habang ginagawa kong lahat na makakaya ko, pilit nyo naman akong dinidiin pababa. Kahit minsan lang, tay, paramdam nyo naman sa akin na anak nyo ako, na may pangarap din kayo para sa akin. Tigilan mo nga ako yan, oh. Wala akong panahon sa kadramahan mo. Balang araw, tay,
ipagmamalaki niyo rin ako. Balang araw, mapapatunayan ko rin sa inyo na may silbi ako. Marami pa sana akong gustong sabihin pero tinalikuran na ako ni tatay. Saka gustuhan kong patunayan ang sarili ko, Papa Dudut, ay pinilit kong pumasok ng trabaho kahit nilalagnat pa ako. Kaso kahit anong subok kong magampanan ang trabaho ko ay katawan ko na mismo ang sumuko. Dahil doon ay muli akong pinatalsik sa pinapasukan ko. Oh, nasa na yung tapang mo? May nalalaman ka pang patutunayan ng sarili. Hindi na ako nakaimik sa hiya ko kay tatay. So ganun na lang ba yun? Porket natanggal ka ng trabaho mo eh, baliktambay ka na ulit dito sa bahay natin? Magpapahinga lang siguro ako saglit, tay. Hindi pa po kasi talaga kaya ng katawan ko. Kung hindi ka ba naman kasi tanga at kalahati, eh bakit mo kasi hinayaan kainin ka ng sistema ng kahinaan? Sino ba naman ang among matutuwa sa iyo niyan? Pang-iinsulto ni tatay. Muli ay namuo ang galit sa dibdib ko sa mga narinig ko. Sa inis ko ay napilitan akong mag-alsabalutan na lamang ng gamit. Pansamantala akong nakituloy sa kapitbahay namin. Dahil hindi na kaya ng katawan ko ang trabahong may kinalaman sa pagbubuhat, maging ang panlilimos, Papa Dudut, ay pinatos ko na. Sinadya ko talagang magmukhang madungis para lang kaawaan ng maraming tao. Kaya lang, yun din ang kadalasang dahilan kung bakit pilit nila akong iniiwasan. Yung magbibigay na nga lang ng barya, patapon pa. Hindi nagtagal ay napilitan akong itigil na ang panlilimos ko. Minsan na kasi akong nahuli dahil napagkamalan akong kabilang sa mga rugby boys. Mabuti na nga lang at agad din akong pinalaya. Dati kasi naming kapitbahay ang isa sa mga pulis na dumakip sa amin. Kalaunan ay nakahanap din ako ng panibagong trabaho, Papa Dudut. Sa isang mag-asawang supplier ng alak ako na masukan bilang driver ng Mini Elf. Bukod sa pagmamaneho ay tumutulong din ako sa deliveries nila. May kabigatan man ay tinitiis ko na lamang. Mas maigi na yon kaysa naman sa mamalimos ako. Bukod sa mga sari-sari store ay nagsusupply din kami ng alak sa mga beer house at sa kabaret. Kasalukuyan ako nagdedeskarga ng cases ng beer nang aksidenteng mabangga ko ang isang matandang lalaki. Ay, ano ba yan? Paharang-harang kasi sa daanan eh. Sa reklamo niyang yon ay agad kong nahalatang bakla siya, Papa Dudut. Nako, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Nang magbangga ang paningin namin ay napansin kong natigilan siya. Ah, sige, hayaan mo na. Biglang huminahon ang tono niya. Oy boy, lagot ka. Ibabawas na naman sa iyo yung mga yan. Parang wala na atang matitira sa sasahurin mo. Kantsaw ng kasama ko sa pagdi-deliver. Oo nga eh, maliit na nga yung sahod ko, makakaltasan pa. Ano ba yan? Kamot ulong tugon ko. Ah, wag mo nang alalahanin yun, iho. Babayaran ko na lang ang mga yan. Sabad ng matandang lalaki. Talaga po? Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Sus! Okay lang yon. Inang Leticia nga palang pangalan ko. Pakilala niya. Siya nga pala, nangangailangan ako ng waiter dito. Baka lang interesado kayo ha? Dugtong niya. Gusto sana ng kasamahan ko mag-apply kaya lang ay hindi naman siya pwedeng umalis sa pinapasukan namin. Malaki pa kasi ang utang niya sa mag-asawang amo namin. At dahil nga sa nainganyo ako sa taas ng pasahod ni Inang Leticia, ay ako na lang ang nag-apply. Bukod pa doon ay libreng tirahan sa likod mismo ng bar. Hindi naman kako siguro mahirap ang trabaho ng waiter. Kaya sinubukan ko din, Papa Dudut, at nag-apply nga ako. Sa unang sahod ay nakabili na rin ako ng cellphone ko. Yung dikipad lang para madaling hawakan. Bawat sobra sa sahod ko, maging ang tip na natatanggap ko ay tinatabi ko para sa aking pag-i-enroll. Gusto kong patunayan sa mga magulang ko na may magandang kinabukasan na naghihintay para sa akin.
Madali kong nakagaanan ng loob ang mga kapwa ko waiter, Papa Dudut, pati mga dancers na alaga ni Inang Leticia at isa na doon si Jessa. Sa kanilang lahat ay tanging kay Jessa lamang ako nabighani, Papa Dudut. Kutis artista, maganda ang hubog ng pangangatawan at bagay na bagay sa kanya ang golden brown niya na buhok. Hindi ko maiwasang matulala sa tuwing nakikita ko siyang sumasayaw sa taas ng entablado. Walang duda kung bakit nagkakagulo ang ilan sa mga kalalakihan sa kanya. Ang ilan pa nga ay nag-aaway-away pa, maitibo lamang siya. Mabilis kami nagkagaanan ang loob ni Jessa. Sa katunayan niya ay isa pa siya sa unang nag-approach sa akin. Hindi siya mahirap pakisamahan sa ang kanyang kakikayan. Hindi ko na nga lang maiwasang maten sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Parang hindi ko alam ang tamang ikikilos ko, Papa Dudut. Kapag nasa paligid ko si Jessa, agad na tumitigil ang mundo ko, marinig ko pa lamang ang boses niya. Sa tuwing magkausap kami, ay napapatulala ako sa mapupulan niyang mga labi. Para bang may naguudyok sa akin na hagkan siya. Kaya lang ay malabong mangyari yon dahil malayong magustuhan ni Jessa ang isang katulad ko. Kung ikukumpara lang ako sa mga kalalakihang bumibisita sa kanya, wala akong binatbat, Papa Dudut. Kaya hanggat kaya ko pang itago, ay itatago ko na lamang ang pagtingin na meron ako para kay Jessa. Break time ni Jessa nang sadyain ko siyang silipin sa kwarto niya. Parang may kung anong sumanib sa akin nang makita ko siyang nakahiga sa kanyang kama. Pinagpapawisan ang braso at dibdib niya noon habang mahimbing na natutulog. Walang kung anumang bentilasyon sa kanyang kwarto ng oras na yon. Kung close lang sana kami ay papasukin ko siya upang mapunasan ang pawis niya. Pero hindi ko magagawa yon dahil baka ipagtabuyan niya lamang ako at ipapulis. Bago pa mang may makakita sa akin ay nagpa siya na akong umalis. Kaya lang, sa pagmamadali ko ay aksidenteng natabig ko pa ang upuan sa labas ng pintuan. May tao ba dyan? Yano? Yano, ikaw ba yan? Agad akong kinabahan na tila nakilala niya ako, Papa Dudut. Kanina ka pa dyan? Sunod na tanong niya. Hindi naman. Kadaraan ko lang. Sakto, halika muna dito. Nagulat ako sa naging paanyaya niya. Ang sabi ko, halika muna dito. Pwede mo ba akong paypayan muna? Sira kasi yung aircon sa kwarto eh. Hindi pa rin ako makapagsalita sa gulat, Papa Dudut. Uy, ano na? Tutunga nga ka na lang ba dyan? Sige naman oh, kanina pa ako naiinitan eh. Naawa na ako sa maamo niyang mukha kaya pumasok na ako sa silid niya. Parang nabuhay ang pagkalalaki ko habang pinapaypayan ko siya. Hindi ko rin maiwasang mapalunok habang pinagmamasdan ko ang maganda niyang pangangatawan. Maalabibi rin ang amoy niya, Papa Dudut. Bagay na talaga namang nakakabighani. Habang pinagmamasdan ko siya ay muli akong ginulat ni Jessa. Akala mo hindi kita napapansin? Kanina mo pa ako pinagmamasdan niya, no? Malambing ang tono niya. Ang ganda mo kasi eh. Talaga? So inaamin mo nga na type mo ko. Ang sabi niya sa kanya ako tinitigan sa mga mata. Kung sasagutin ba kita ng oo, may pag-asa ba? Eh kung sabihin ko sa iyong oo, bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa mga naging sagot niya, Papa Dudut. Sige nga kung talagang gusto mo ko, halikan mo nga ako sa labi. Pili ang paghahamon niya. Hindi madali ang pinapagawa niyang yon. Ang tagal o. Noon pa lang ako kumilos para dahan-dahan siyang hagkan. Nang maglapat ang mga labi namin ay parabang saglit na namanhid ang buo kong katawan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari, Papa Dudut. Sobra ako namangha sa galing ni Jessa na makipaghalikan.
Kalagitnaan ng halika namin nang marinig namin ang boses ni Inang Leticia na tila hinahanap ako. Please, huwag kang magpapahalata. Huwag mo ring babanggitin na galing ka dito sa kwarto ko ha. Madali ang pakiusap ni Jessa saka ako lumabas. Kanina pa kitang hinahanap ha? Saan ka ba nagsusuot? Galit na tanong ni Inang. Ah, nag-CR lang po ako. Masakit ang katawan ko yano. Pwede mo ba akong imasahe saglit sa kwarto? Ako po? Tanong ko. Oo, meron pa ba akong ibang kausap? Pagsusungit niya. Sa takot ko ay sumunod na lamang ako sa pinapagawa ng boss ko, Papa Dudut. Saglit akong napahinto nang mahuli ko si Inang na nakatingin sa akin. Bakit po? Masakit po ba itong ginagawa ko? Tanong ko. Hindi naman. Ituloy mo lang yan. Ang sarap nga eh. Bahagya akong kinilabutan sa naging tugon ni Inang Leticia. Alam mo yano, umahanga ako sa'yo. Ang sabi ni Inang sa kapasimpleng hinawakan ng kamay ko. At dahil hindi ako komportable sa ganong setup ay agad kong tinanggal ang kamay ko sa pagkakahawak niya. I mean, bilib ako sa kasipagan mo. Nag-iipon po kasi ako para sa pag-aaral ko. Hanggang elementary lang kasi ang naabot ko. Ano? Sa tanda mong yan hindi ka pa nakakapag-high school? Opo, mahirap lang po kasi kami. If you want, pwede kitang tulungan. Di po ba tinutulungan nyo na po ako ngayon? Malaking bagay na po sa akin ang makapagtrabaho dito sa bar ninyo. Ang pinopoint ko ay yung tulong na hindi mo na kailangan magpakahirap sa pagtatrabaho. Ang sabi niya saka muling hinawakan ang kamay ko. Mabuti na lamang at may kumatok ng oras na yon. Excuse me po Inang, may naghahanap po kasi kayano sa labas. Ang sabi ng katrabaho ko. Sige po Inang. Sige Yano, pero sana pag-isipan mo yung inaalok ko sa iyo ha. Hindi na ako nakasagot kay Inang sa sobrang taranta. Sa paglabas ko, Papa Dudut, ay agad na bumungad sa akin si Kuya Noel. Labis ang tuwa ko sa muli naming pagkikita. Pero ang sana ay masayang pagkikita namin ay napalitan ng lungkot. Ibinalita sa akin ni Kuya na na-stroke si Tatay at kinakailangan niya ng pera para sa gamutan. Inaamin ko masama pa ang loob ko kay Tatay ng mga oras na yon, pero Tatay ko pa rin siya at hindi niyo maialis sa akin ang maawa sa mga nangyari sa kanya. Kailangan tayo ni Tatay ngayon, Yano. Kalimutan na sana natin ang mga nagawa niyang kalupitan noon. Alam kong mahirap pero magulang pa rin natin sila. Kaya sana, tulungan mo kami, Yano. Pareho kasi kaming walang matinong trabaho ng Ate Daisy mo sa ngayon. Sige Kuya, titignan ko ang may tutulong ko. Hintayin mo ako dito. Agad kong kinuha sa kwarto ang perang naipon ko. Nang ibabaw pa rin sa akin ang kagustuhan kong makatulong kay Tatay sa kabila ng mga nagawa niya sa akin. Isinangtabi ko na muna ang ambisyon ko na makapag-aral. Kinagabihan noon ay tinawagan akong muli ni Kuya Noel. Pinauwi niya ako dahil ipagluluto raw kami ni Nanay ng hapunan. Sana makauwi ka tol. Ngayon na nga lang tayo makukumpleto eh. Ang hirit pa ni Kuya sa kanyang text. Pasensya na Kuya pero alanganin talaga eh. Ganito na lang, aagahan ko na lang ang uwi bukas. Reply ko sa kanya. Sige tol, hihintayin ka namin. Oo Kuya, promise yan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako makapag-absent sa trabaho ay dahil sa kagustuhan ko, Papa Dudut, na makaipong muli. Mag-aalas dos na ng madaling araw, natapos ang duty ko, Papa Dudut. Kasalukuyan ako naghahanda sa aking pagtulog nang makatanggap ako ng tawag. Hello Yano,
Anak, kapitbahay niyo to. Magmadali ka nang umuwi dahil tinutupok na ng apoy ang bahay ninyo. Parang biglang nanikip ang dibdib ko sa binalitang yon ng kapitbahay namin. Agad ako nagpaalam kay inang para makauwi sa amin. Inalala ko si nanay, tatay at mga kapatid ko. Habang nasa tricycle ako ay panayang dasal ko na sana ay okay lang sila. Sana ay makaligtas sila sa sunog, Papa Dudut. Halos mahimatay ako nang bumungad sa akin ang laki ng apoy na tumutupok sa barangay namin. Lahat ng taong makasalubong ko ay natataranta habang bitbit ang mga gamit nila. Ang ilan naman ay nagkukumahog na isalba ang miyembro ng pamilya niya. Mahapdi sa paningin ang kapal ng usok na nakapaligid sa amin. Bawat iskinita papasok ay hirap akong suungin sa dami ng tao. Nay! Tay! Asan po kayo, Nay? Si Yano po ito! Nasaan na kayo? Sumisigaw na ako noon sa pag-asang maririnig nila ako. Pero ni isa sa kanila, Papa Dudut, ay walang tumutugon sa pagtawag ko. Para akong mahihimatay sa takot ng mapadpad na ako sa mismong bahay namin. Halos walang natira sa mga kagamitan namin. Nay! Tay! Ano ba yan o? Magpapakamatay ka ba? Naka na! Masyado na delikado dito! Bitawan mo ako! Kailangan ako ng pamilya ko! Mas lalo mo lamang ibabama ang sarili mo, Yano! Kailangan na natin umalis dito! Kahit na anong pilit kong pasukin ang bahay ay nabibigo ako dahil pinagtutulungan nila akong pigilan. At tanging pag-iyak na lang sa sobrang sama ng loob ko ang nagawa ko habang unti-unting nilalamo ng apoy ang bahay namin. Sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay kasamang tinupok ng sunog ang buhay ng pamilya ko. Parang gustong humiwalay ng puso ko sa aking dibdib sa sakit ng katotohanang bumungad sa akin. Wala na ang pamilya ko. Mag-isa na lamang ako sa buhay. Hirap pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap lang ay nawala silang lahat sa akin. Noong ko nagawang kwestiyonin ang Diyos sa sobrang sakit ng mga pangyayari. Ano bang nagawa ko sa iyo? At kailangan mo akong pahirapan ng ganito? Bakit sabay-sabay mong kinuha ang mga mahal ko? Nagdarasal naman ako, hindi ba? Pero bakit ganun? Hindi mo pa rin ako pinakinggan? Bakit? Hinagpis ko. Hindi naging madali sa akin ang mga sumunod na araw, Papa Dudut. Mabigat sa akin ang titigan ng natupok na bahay namin. Parang nakikita ko lang kasi ang pamilya ko at ilang araw din akong nagmukmok ng sobra ng dahil sa kalungkutan. Umabot na rin ako sa puntong gusto ko nang kitlin ang sarili kong buhay. Wala na rin lang naman ang pamilya ko. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa taas ng gusali namin. Kitang-kita ko ang mga magulang at mga kapatid ko sa baba na hinihintay ako. Tinatawag nila ako, Papa Dudut. Hintayin niyo ako, Nay, Tay. Kuya. Ilang sandali bago pa man tuluyang tumalon ay may kung sinong humila sa akin pabalik ng gusali. Lutang pa rin ako noon at nauulinigan kong kinakausap ako ng mga katrabaho ko. Pero ni isa sa kanila ay wala akong maintindihan. Nalulunod na ako sa sobrang kalungkutan, Papa Dudut. Parang hindi ko na alam kung saan ako magsisimulang muli. Makalipas ang higit isang taon ay unti-unti rin akong nakapag-move on. At yon ay dahil kay Jessa. Mas lalo pa ngang lumalim ang relasyon namin simula noon. Dinamayan niya ako sa mga panahong halos bagsak na ako. At kahit palihim lang kaming nagkikita ay nasusulit namin ang bawat sandali, Papa Dudut. Ayaw kasi ni Inang na nakikipag-boyfriend ang mga babae niyang dancers. Lubos kasing naapektuhan ng operation ng bar
noong mabuntis ang isa sa kanila. Kaya mula noon ay pinagbawalan na silang makipagnobyo pa. Ang mahirap lang sa patagong relasyon namin ay kapag inaatake na ako ng sobrang pagkaselos. May mga pagkakataong gusto ko nang sumabog sa tuwing may tumitable kay Jessa. Lalo na kapag nakikita kong minamanyak na siya. Kapag ganoon ay parang gusto ko nang basagin ang ulo ng lalaki gamit ang bote ng anak na hawak ko. Kung ako lang ang masusunod ay gusto ko na sana siyang ilayo sa klase ng trabahong meron siya. Pero wala pa akong sapat na kakayahan para buhayin siya, Papa Dudut. Kung meron lang sana akong ibang mapapasukan bukod sa pagwe-waiter. Kaya lang ay sino ba naman ang tatanggap sa tulad kong hindi man lang nakapag-high school. Kakatapos ko lang maligo nang mabungarang ko si Inang Leticia sa aking silid. Bahagya pa akong nailang noon at tanging tuwalya lang kasi ang bumabalot sa pangibaba kong katawan. Malagkit ang titig niya sa akin at hindi ako komportable doon. Bakit po Inang? Simula ngayon yano, hindi ka na mamamasukan dito. Ho? Bakit po? May naging atraso po ba ako? Please Inang, huwag niyo po sana akong sisantihin ngayon. Ang OA mo ha, I mean hindi ka na mamamasukan bilang waiter dahil bukas na bukas, sasalang ka na bilang isang sa mga pole dancers ko. Ho? Pero, wala nang pero-pero yano. Marami ka namang makakasabayan kung sakali. Sayang kasi ang pangangatawan mo kung hindi natin pakikinabangan. Eh Inang, hindi po ako sanay sa ganung klase ng trabaho. Desidido kang kumita ng malaki, hindi ba? Pwes, ngayon pa lang ay sanayin mo ng sarili mo. Ikaw rin, malaki ang kikitain mo dito. Noon din ay binanggit sa akin ni Inang na bukod sa tips na makukuha ko ay mataas din ang sahod ko. Bigla ko naalala si Jessa at ang pangarap kong mailayo siya. Kaya ng oras na yon ay pumayag din ako sa kagustuhan ni Inang. Sa unang gabi ko bilang pole dancer ay hindi ko maikubli ang pagkahiya ko sa bawat paggiling ko. May katawan naman ako papadudod pero wala po ako nung sapat na kumpiyansa sa sarili ko. Naiilang ako sa tuwing nakikita ko ang mga baklang nanonood sa akin. Parang anumang oras ay lalamunin nila ako sa kanilang pagkakatitig sa akin. Malaki-laki rin ang tip na isinusukbit nila sa brief ko sa tuwing lalapitan ko sila. Tama nga si Inang Leticia. Mas malaki ang kikitain ko sa pagpo-pole dancing. Kakatapos lang ng performance ko nang makatanggap ako ng text mula kay Jessa. In all fairness, Yano, pinabilib mo ko kanina. Ang sabi niya na may emoticon pa. Ganun ba? Jahe nga eh, nahihiya ako sa ginagawa ko. Reply ko. Masasanay ka rin. Siya nga pala, huwag masyadong dumikit sa customers ha. Silosa ako, sige ka. Sunod na text niya na nagpangiti sa akin. Madaling araw na noong magpa siya akong magpahinga sa aking kwarto. Tapos na rin kasi ang duty ko noon. Ganun na lang ang gulat ko nang sundan ako ni Jessa sa kanya mabilisang sinara ang pintuan. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay agad niya akong siniil ng maalab na halik. Sa pagkakayakap niya sa akin papadudot ay tila ba miss na miss niya ako. Nang oras na yon ay agad na nawala ang pagod ko. Hindi ko alam ang tamang kilos ko noon pero dahil sa mukhang maraming alam si Jessa ay pinaubaya ko na lamang sa kanya ang lahat. Ilang sandali pa papadudot ay matagumpay kong naangkin ang babaeng dati ay pinapangarap ko lang. Paano pala kung mabuntis kita? Ano gagawin mo? Eh di wow, goodbye na sa karir ko. Pero alam mo, walang kaso sa akin kung mabuntis mo man ako. Talaga? Oo naman! Gusto ko na rin lumagay sa tahimik, Yano. Ayaw kong maging hostess habang buhay. Basta ba buo ang loob mo na asawahin ang katulad ko? Bakit hindi, di ba? Isang dancer at isang hostess? Nagkatuluyan? O di ba, ang saya! Ikaw, puro ka talaga kalokohan.
Pero bago mo ko asawahin, mag-ipon-ipon ka muna, uy. Siyempre, aalis na nga lang ako dito tapos magpapagutom pa ba ako sa labas? No way! Sa tingin mo, magagawa ako sa iyo yun? Ang gutuming ka? Kaya simulan mo nang mag-ipon para makapagsolo na tayo. And we will live happily ever after. Charot! Sa kabila ng pagbibiro ni Jessa, ay nabuo sa akin ang isang pangarap. At yon ay ang pangarap na mailayo siya sa lugar kung saan kami nagkakilala. At yun nga ang sunod kong ginawa, ang mag-ipon para sa aming dalawa. Hindi nagtagal, Papa Dudot, ay nangyari nga ang inaasahan namin. Nagdalang tao na si Jessa. Sobra kaming na problema noon dahil si Jessa ang naturingang star dancer sa grupo nila. Nahirapan kaming ilihim ang pagbubuntis niya pero kahit na anong pilit naming itago ang katotohanan ay natunugan pa rin ni Inang ang lahat. May mga araw kasi na nadadalas ang pagduduwal niya. Huwag mong sabihing buntis ka. Diretsyong tanong ni Inang. Sumagot ka. Opo, Inang, buntis po ako. Nanghihinang tugon ni Jessa. Walang hiya ka, matapos kitang tanggapin dito. Agad akong pumagitna sa takot kong saktan siya ni Inang. Sino ang magaling na lalaking may gawa sa iyo niyan? Sino? Kapwa kaming hindi nagsalita ni Jessa ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung tama bang magsalita na ako pero dahil sa hindi kami maaaring mawala ng trabaho pareho ay nagsawalang kibo na lang muna ako. Diyos ko naman, Jessa, ang tagal mo na rito sa kabaret, bakit ngayon ka pa naging tanga sa pag-ibig? Makakasiguro ka bang mabubuhay ka ng ama niyan? Well, sorry na lang, Jessa, ano? Pero hindi na kita pwedeng tanggapin dito. Alam mo kung anong ginagawa ko sa matitigas ang ulo. Dugtong pa ni Inang. Kinagabihan din noon ay pinalayas ni Inang si Jessa. Mabuti na lamang at dati na ako nakakuha ng uupahan naming apartment. Patago pa rin kami kung magkita at kapag nalaman ni Inang ang tungkol sa amin, baka pati ako ay sisantahin niya. Ilang buwan akong nagtiis sa pagiging pole dancer, Papa Dudut. May taguyod ko lang ang pangangailangan ni Jessa sa pagbubuntis niya. Tumatanggap na rin ako ng mga baklang gusto kong maitibol. Tiniis ko ang pakisamahan sila, ang magpahipo sa kanila para lang mabigyan nila ako ng malaking tip. Lingid sa kalaman ni Jessa na pumayag na rin akong mailabas ng isang baklang mapera. Pikit mata, Papa Dudut, ay nagpaubaya ako sa makamundong pagnanasa ng baklang nag-booking sa akin. Bukod sa customer naming yon ay may isa pa akong pinagbigyan para lamang makarami ng ipon. Si Inang Leticia. Kapwa kami lango ng alak noon, pagbigyan ko lang daw siya at bibigyan niya ako ng tip na hindi ko makakalimutan. Aminado akong sa uri ng trabahong pinasok ko ay parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Diring-diri ako sa mga pinaggagagawa ko. Pero pinangako ko sa sarili ko na hindi na yon mauulit pa. Kinailangan ko lang talagang magdoble kayod para sa panganganak ni Jessa. Dapat bago mangyari yon ay may sapat na akong ipon. Nang sa ganon ay pwede na akong bumitaw sa trabaho ko. Kung kakailanganin ko siyang ilayo sa Maynila, ay gagawin ko. 8 buwan pa lamang ang ipinagbubuntis ni Jessa nang humilab ang tiyan niya. Nasa trabaho ako noon nang mag-text siya sa akin. Sasamahan daw siya ng kaibigan niya papunta sa ospital. Hindi ko alam kung sa paanong paraang nakarating sa bar ang tungkol sa panganganak niya. Ang tanging alam ko lang ay hindi ako maaaring lumabas para matingnan siya. Hindi na nga ako mapakali nang marinig kong nasa kritikal na kondisyon si Jessa sa ospital. Plano ko sanang umalis na lamang ng bar nang walang paalam, alam ko kasing hindi ako papayagan ni Inang. Kaya lang palabas pa lamang ako ng silid nang makasalubong ko siya. Oh, saan ka pupunta? May kailangan lang po akong puntahan. Saan nga?
Magsisimula ka na mamaya, di ba? Sa kamag-anak ko lang, inang. May gusto raw kasi siyang sabihin sa aking importanteng bagay. Hindi ka pa rin pwedeng umalis, Yano. Pasensya na po pero kailangan ko talagang umalis. At dahil desidido talaga akong mapuntahan si Jessa ay umalis pa rin ako. Makailang beses pa akong pinigilan ni inang pero binaliwala ko lang siya. Mas importante sa akin ang kapakanan ng mag-ina ko. Hindi ko maiwasang mag-alala nang sabihin ng doktor na nasa alanganin ang kondisyon nila. Tumaas kasi ang blood pressure ni Jessa habang nagli-labor. Mabuti na lang at naging matagumpay ang panganganak niya, Papa Dudot, pero dati na akong sinabihan ng doktor na kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat sa kondisyon niya. Dahil meron na akong sapat na ipon ay hindi na ako bumalik pa ng bar at dadalhin ko na lang ang mag-ina ko sa probinsya. May kakilala kasi ako dyan na maaari naming tuluyan. Wala na akong pakialam sa trabahong may iwan ko. Ang mahalaga ay mailayo ko sila sa magulong mundo ang mag-ina ko. Hindi ako nabigong malapitan ang kakilala ko sa probinsya na si Aaron. Kahit simple lang ang buhay ay mainam na rin para makapagsimula kami ni Jessa. Ang sarap pala ng pakiramdam na maging ama, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang magagandang pangyayari sa buhay ko pero nagkamali ako. Hapon na noon ang biglang makaramdam ng pagkahilo si Jessa. Dahil sa biglaan niyang pagkatumba ay tinakbo ko na siya sa ospital. Mabuti na lamang at binisita kami noon ni Aaron na siyang pinag-iwanan ko kay Baby. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Sino mag-aakalang ng araw ding yon ay babawian ng buhay si Jessa? Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong inatake siya ng clamshia. Paano na lamang kami ng anak ko kung wala siya? Paano ko haharapin ang bawat araw, Papa Dudut? Bakit ganon? Kung sino pa yung minamahal ko, sila pa yung nawawala sa akin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, pare. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. May awa ang Diyos. Diyos? Walang Diyos, pare. Napatunayan ko na yan nung sabay niyang kinuha ang buong pamilya ko. At ngayon, sa nangyari kay Jessa? Sa tingin mo, mapapaniwala mo pa ako na may Diyos? Ano bang nagawa ako? At kailangan akong maparusahan ng ganito? Hindi dahilan ng mga pagsubok para ilayo mo ang loob mo sa Diyos. Pare, gamitin mo siyang rason para magbalik loob ka sa Kanya. Hindi Kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Kamunti ka na ako magpakamatay noon, pare. Kung alam mo lang. At noong mga panahong yun, si Jessa nagsilbing lakas ko. Yung kaisa-isang taong nagbibigay ng lakas sa akin, kinuha niya rin. Pagod na ako, pare. Pagod na ako. Kailangan mong kayanin, pare. Para sa anak mo. Huwag kang susuko. Dahil may isang anghel pa na umaasa sa'yo. Kaya magpakatatag ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat ng pinagdadaanan mo, isuko mo lang sa Kanya. Tama si Aaron, Papa Dudut. Kailangan kong maging matapang para sa anak ko. At yun nga ang ginawa ko. Pero hindi pa pala tapos ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Kasalukuyan ako naghahanap ng trabaho nang bigla kong maramdaman ang pagbasa ng ilong ko. At laking gulat ko nang makita ko ang dugo sa panyong ginamit ko. Leukemia, Papa Dudut. Yan ang findings ng doktor sa kondisyon ko. Isang sakit sa dugo na kailangan ng operasyon at matinding gamutan. Habang pinagmamasdan ko ng mahimbing ang pagtulog ng anak ko ay hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi pa ako maaaring mawala dahil kailangan pa ako ng anak ko. Ako na lang ang tanging meron siya. Ilang sandali pa ay nagring ang phone ko. Si Aaron. Pare, sumama ka sa akin mamayang gabi.
iwan muna natin kay nanay si baby. Mag-attend tayo ng Bible study sa church namin. Hindi na pare. Salamat na lang. Sige na pare. Kahit saglit lang. Makakatulong sa'yo yun. Susunduin kita mamaya. Ipagpipray over ka namin sa church. Jesus heals in mysterious way pare. All you have to do is to trust Him. Tumindig ang balahibo ko sa mga sinabing yon ni Aaron. Labis nga akong na-enlighten sa mga narinig kong pag-aaral sa church nila noong ko na rin na-realize ang siyang kulang sa buhay ko at yon ay ang relasyon ko sa Diyos. Mula nga noon ay muling nagkaroon ng matinong direksyon ng buhay ko. Sa tulong ng donasyon ng mga churchmates namin ay matagumpay na naisagawa ang unang operasyon ko. Sobra ako namangha sa pagkilos ng Diyos sa buhay ko dahil ang sabi ng doktor ay bumubuti na ang kondisyon ko. Ilang medication na lamang at pagsali ng dugo ang kailangan kong pagdaanan para sa aking tuluyang paggaling. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Naniniwala na ako ngayon na bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin ay nakalaan para malagpasan at maging testimonya. Testimonya na magbibigay inspirasyon sa ibang nawawala ng pag-asa. Maraming salamat Papa Dudut at sana'y makatulong itong kwento ng buhay ko at pag-ibig ko sa mga nakikinig. Lalo na sa mga nagdaraan din ng matinding pagsubok. Angad ko din na patuloy pa kayong makapagbigay ng saya at inspirasyon sa mga avid listeners ninyo na katulad ko. Lubos na gumagalang, Yano.